dito ang shawarma nila, pwede kang mamili ng sandwich or yun nga, yung kubos na malambot. Pero mas bet ko to. Saan ka? Ayan, isa to guys sa street foods na sa mga nagtitinda sa street. Mga tubig, meron sila nagtitinda ng ice cream, ng mga juice. Isa to sa makikita mo sa daan sa kanila, literal. Ano, meron siyang ice cream, tubig, at saka mga juice. Ayan guys, ito yung ikalawang second street food dito sa Kuwait na sikat. Siyempre yung kung saan nag-originate yung shawarma. Ayan, ginagawa akong shawarma ni Kuya. Yung shawarma original dito, hindi katulad sa Pilipinas na super special dito. Ano lang, parang normal lang. Mamimili ka kung bread o sandwich or yung sa kanila na parang kubos na soup. Ayan, Kuya gumagawa. Bumili ako ng dalawang shawarma na street food dito sa isa sa popular na street foods dito sa Kuwait. Dito natin siya kakainin, okay? Okay, ready boss. Literal na sa streets talaga, as in kain lang tayo dito. Walang arte-arte or kieme-kieme. Ito yung shawarma nila. Mas paborito ko kasi yung bread kesa dun sa soft na. Ubos. Dito ang shawarma nila, pwede kang mamili ng sandwich or yun nga, yung kubos na malambot. Pero mas bet ko to. Saan ka? Bumili ako ng dalawang shawarma. Bumili ka bago ang madyak. Ang sarap. Chicken sa loob na binayat gaya. May tomato, may mayonnaise, may hindi ko alam yung pala yung green na nalagyan nila. Pero malasa siya guys, masarap. So this is our second destination of Kuwait street food. Ito na ubos, hindi naman siya mabigat sa chan. This is the legit shawarma talaga. Home of shawarma at Arab County. Like this. Wait, diba? Makita yung loob. Pakita sa inyo yung loob. Ito nga na eh, Mastery or Egypt kung tawagin dito. Sinadjust niya sa akin, itong pangalan ay Mushakir. Sikat sa kanila sa Egypt daw. Ayun eh. Bread siya na soft. May talong ako nakikita. Tapos, potato. Ayun. French fries, talong. Tapos,
Yung green na yun, yun yung ready-made nilang parang ano, palapil sa kanila inside. Tapos may mayonnaise, and hindi ko na alam yung ibang spices. Help din siya. Kasi dahil cheese na, nasali na yung cheese bud ko sa arabic at saka hindi siya masyado matapang, pero masalap. Yung mga dahon-dahon din sa loob. Tatas, talong, at saka yung palapil. Tulo-tulo. Masarap din yung bread niya. Masarap din yung masakay. Ayan. So guys, nakakita ako nung paborito ko na vine leaves. Ayan. Papakita ko sa inyo na isang nakakikita rin sa street foods. Ayan. Vine leaves. 50 pills isa. Down siya ng grapes. Ayan. Second destination ko na street foods. Saan-saan lang tayo pumupeso. Literal na talaga naghahunting tayo ng mga street foods dito sa Kuwait. Gusto kong ipakita sa inyo, di ba? As in, talaga legit. Yung mga nakikita sa kalye na, ito yung sinasabi ko sa inyo, vine leaves. Masarap siya, guys. Bale, dahon siya ng grapes, kaya medyo maasim-asim siya. Tapos parang may binurong kanin siya sa loob. As in, kung mahilig ka sa burong bagoong sa Pilipinas way back, kaya nagustuhan ko ito. Yung asim ng vine leaves, which is very healthy, kasi down to ng grapes. Tapos yung nasa loob na fermented, something na nagko-collide siya. Ang sarap ng ending talaga. As in, parang, alam mo yung parang burong mustasa. Ganon. Dahil mahilig talaga sa Pilipinas pa lang way back, mahilig ako sa burong mustasa. Kaya nagustuhan ko itong vine leaves. Warag enab sa ara. May kanin siya sa loob. Masarap. Dalawa na lang guys yung kakainin ko kasi marami pa tayong pupuntahan. The best. Sa third destination na tayo ng paghahanap ng mga street food. Titikman ko yung ilan na paninda nila dito. Ayan, diba? More on Indians yung Indian street foods yung binebenta nila. Pero meron din silang burgers on the side. Ayan, mga sandwiches na kahit anong flavor na gusto mo. Ayan, available sila. Ibigay nila sila sa iyo. Ayan, ang tinda nila. Palapil, french fries, ayan, mga egg, samosa, ayan, natinayan ako na yan ito. Yan pa, yun lang. Cleaning pa na doon, para lang. Tapos nagtitinda sila din ng mga burgers. Ayan. Ito guys yung mga in-order ko na Indian street foods na nai-feature ko yan na yung iba dyan. Egyptian yung isa kasi marami rin mga dumadaan dito along the area na mga Egyptian at saka mga Indians. Kaya patok sa kanila dito sa street foods nila yan. Try natin. Ako ng 7-Up pampatanggal umay. Ito yung cheese samosa. Ano yung half ko? Half.
Baitus pala yun. Lahat ito, 200 pills lang. Ito, parang onion. Onion na may chili. Onion ring at saka chili nga. Kung mahilig ka sa onion rings, pasok to, mahilig na ako sa onion rings way back sa Philippines. Ito naman, masarap din isa sa Egyptian na palapil. Ito yung pinalaman kanina, ito yung palapil. Palapil. Ito naman kaluluto lang, chicken na samosa. Para lang siyang yan, lumpia wrapper na tinriangle sa loob ng chicken. So what do you expect? Indian na lutong chicken inside. Chicken na may mga vegetable. I am done with my port destination. Ito naman ang isa sa patok na mga tinda sa street. Fruit shade. And may mga cotton candy din sila, pangalan sa mga bata, cereals, iba-ibang drinks. Ayan, sikat sa mga national, local dito yan, para mga Red Bull drinks. Eh, Red Bull, minimix nila. Pampa Energy. Ayan. Fruit shake. Pomegranate. Mango. Guava. Kiwi. Apples. Green apples. Ayan. Pineapple. Orange. Yan sa baba na patok sa kanila din. Tapos, ito yung gusto ko ipakita sa inyo. Yung sugarcane juice. Ayan. Ito yung binabalik-balikan ko dito. Sugarcane juice. Itong sugarcane juice. Half dinar or nos dinar dito. So 80 pesos like that. Something. Pero napaka-healthy niya tsaka natural. Kasi imagine, from the fresh this one. Sugarcane. Mismo. Tapos may machine sila na ini-squeeze lang. Ito yung pinaka-paborito ko. As in, 8 years ko na, sabi na nakakita ko, 8 years ko din na dahil talaga kung saan may mga gantong sugarcane na juice. Mura lang siya rito. Half dinar or nos dinar. 500 pills. Masarap. So, ayan na nga. Iba't ibang destination. So, eto na yung pinaka-final destination natin sa drink ko, which is the sugar cane juice. So, maraming salamat guys sa pagsama sa akin sa paglilibot at paghahanap ng ilang mga street foods dito sa Kuwait.